Sige Ricky, ikwento mo yung nangyari sa'yo, iho. Nung March 3 po ng umaga po, tinawag po niya ako sa bahay, bagong gising lang po. Sinong siya? Si Sir Edgar Dakiwag po. In relation to you, ano mo siya? Wala po, kapitbahay ko lang po. Kapitbahay siya. Kapitbahay mo? Nung ano po, pagkatawag niya po sa akin, Linggo po yun, pinagawa niya po, sabi niya po na may papagawa daw po siya, papahukay daw po niya. Ngayon po, sinunod ko po siya, inausap ko po siya na, Sir, bago ko po kaya niyan, Sir, pag natapos natin ko kaya niyan, Sir, sisementoy natin ulit, Sir. Ang sabi naman po niya, oo daw po, papasemento daw po niya. Okay. Ngayon po, pagkadating po ng hapon, mga banda pong 4:30, pinabalik niya po sa inyong lupa. O sabi ko po na, parang di yata ipapasemento. Tapos pag mga 5 po yata, umuwi yung may-ari nung inuupahan ko. Tapos nagsabi po na, ipapasok niya na po yung motor niya. Tapos nagsabi na, hindi daw makapasok yung motor niya. Kasi daw po, masikip daw po. Tapos yun, nag-aalitan na po sila nung may-ari ng inuupahan ko. Tapos pagkaano po nila, nagsabi po si... Nagsisigaw-sigaw na po si police. Nasabi po ni Sir Ed na bakit daw ba, sabi niya, di naman ikaw yung ano ko, sabi niya, bakit kahit naman motor ko kaya kong ipasok dyan eh, kahit yung Nmax ko kaya kong paliparin, sabi niya ganun. Tapos dinuro-duro na po niya si yung ano, yung mayari ng inuupahan ko. Tapos sinisigaw-sigaw na po niya. Tapos sumagot po yung ano po, yung inuupahan ko na, bakit mo ko dinuro-duro, bakit mo ko sinisigaw-sigawan. Kaya sabi po ni Sir Ed na, hindi ikaw yung dinuro-duro ko, hindi ikaw yung sinisigaw-sigawan ko, si Ricky, sabi niya ganun. Kaya nagulat po, bakit po ako nadamay. Isinunod ko lang po yung utos po niya sa akin na ano, naibalik po yung lupa. So anong ginawa sa iyo ng ni ano ni Master Sergeant Dakiwa? Binugbog po niya ako. Binugbog po ano kanya binug sang katinamaan, anong kwento? Una po kasi nung kabayaran ko bang medico. Meron po legal dyan, na saan? Anong sabi do sa medical legal certificate mo, ilang araw ang iyong duration ng iyong healing? Binanggit doon? Alos tatlong buwan na rin po hindi nakapagtrabaho, sir. Dislocate na po ako yung likod ko, sir. Na-dislocate? Opo. Siguro pa-check up natin to, sir. Si Sergeant Dakiwag ngayon? Nasa Payatas, ano po. Doon nakatira pa rin doon. Kapitbahay mo pa rin siya ngayon? Kamusta naman? Wala naman siyang threat o pambabantang ginagawa sa'yo? Yun lang po, yung pagbugbog niya po sa akin, yun lang po yung banta niya sa akin. Na. After that, hindi lumapit sa'yo na humingi ng dispensa o paumanhin? Lumapit po siya nung nalaman niya na po na bumunta na po kami dito sa tulpo. Kailan siya lumapit? Nung pumunta po kami dito, di ko po natanda yung kung anong araw kami pumunta. Ikaw ba yung nagsampa ng kaso sa barangay? Opo. Ano nangyari? 4 na beses po kami sa hearing po, hindi po siya umaattend eh. Pinahumingi po kami ng CFA. Certificate to file action. Opo. Attorney, maisingit ko lang na pag-alaman po natin na hindi na po ito police. Retired, okay, na retired po ito. Na, retired early na. Retired. Okay. Retired na po. Ito si Police Chief Master Sergeant Edgardo Dakiwag. Mm-hmm. Okay. Colonel De La Cruz, magandang hapon po. Good afternoon po. Ma'am, gusto lang po namin paalam, just in case lang for security reasons din itong ating complainant, na meron po yes, siyang po na-encounter na that retired Master Sergeant Edgardo Dakiwag. No po. Baka just in case lang kasi magkaroon ng threat o anuman sa buhay niya, baka anytime lalapit sa inyo itong batang ito, ano? Kasi ma'am, it's at this point, ma'am, it's more of a barangay matter eh. Na meron na silang pending complaint sa barangay at hindi na ata nakapag-blatter sa inyo dyan. Ano po? Ma'am, pinapaalam na lang po namin sa inyo may situation sa inyo dyan na maaaring baka lumapit sa inyo one of these days itong aming complainant for security reasons. Yes po, sir. At saka pag nag-try na po sila sa barangay, sir, at hindi po nag-perso doon at meron na po silang certificate to file action. Kap? Yes po, yes po. Hello po. Ano po ang nangyari po dito, Kap? Dito po kila Sergeant Edgardo Dakiwag at kay Ricky Beato po na parehas pong residente sa barangay Payatas po. Actually, pumunta po sila sa barangay Area A kasi ang main po, may kanya-kanyang admin po, ang Area A Lupang Pangako at saka Area B. So, na-meet ko po sila nung nabigyan na po si ano, nung bibigyan na namin ng file top po ano to file action. Meet ko sila. Then once again, pinapuntahan ko si Kwan, si Dakiwag. Pinapuntahan ko siya sa bahay niya at napagalaman po namin na si police pala ay nakatira sa may farm siya sa Kwan, sa Tugaygaraw, Cagayan. Okay po. So hindi po siya available that time. So inantay pa po namin na pero although nagbigay na kami ng CFA, sinabihan po namin yung asawa niya na mag i-notify yung asawa niya na pumunta po sa barangay. Yun po. At nag-appear po sila sa barangay nung dumating siya, last week po, dumating po siya.
Okay, at, sir. Magkaibigan naman pala si yung complainant at saka yung si Dakiwag. So nagkaharap na po sila sa barangay. Hindi po kasi wala po siya that time nung iniisyuhan namin ng notification eh nasa Tugiga raw Cagayan po yung si police po. Sige, Cap. Based on the certificate to file action, ang sinabi, physical injury tsaka grave threats. Ano po? Opo. Yung pong physical injury, anong klaseng physical injury to? Serious. Serious? O, sige. Actually, nung nakita ko po yan, actually, tinawag ko po kagad kay Colonel Leonie na, Colonel, sabi ko, pwede nang idiretso po sa inyo ito. Sabi naman ni Colonel, papuntahin mo na dito. Pero, mayroon na pala silang appointment kay Sen Tulfo diyan sa office niyo. Kaya sabi ko, yung appointment niyo puntahan niyo. Kaya pinahatid ko po sa aming service diyan po sa Mandaluyong para entertain muna yung kanyang reklamo nila sa inyo. Sabi ko pagbalik, sabi ko saka kayo pumunta kay Colonel para mag-file kayo. 'Yun po yung advice ko sa kanila. Okay, Kap, meron po bang dating alitan si Ricky and si Dakiwag po? Wala naman po, ma'am, ang record sa amin. Pati din si Ricky, wala rin record na kwan sa amin. Ang pagkakaintindi ko po, baka hindi po sila nagkakaintindihan nun kasi pareha sila nakainom. Hindi po ako lasing nun. Hindi nakainom. Saan niyo po? Opo, anong... Nakainom daw po kami. Hindi po kami kasi physical na nandun nung that time. So, wala. Siguro nakainom si Mr. Dakiwag or hindi sila nagkakaintindihan magkakapitbahay. Siyempre, sila na po yung nandun, ma'am. Sige, Cap, total, meron ka ng certificate to file action. Siguro, pupunta na po kami kay Colonel Leonie, Ann, para ma-prepare po yung complaint. Ano, sasamahan ka ng reporter namin doon. Yes, po. Colonel Leonie, let's just make sure about the charges, ha? Kasi kung lalabas lang itong slight physical injuries, ma'am, eh baka nag-prescribe na yung action natin. So at least, at the very least, dapat wag maging slight physical injuries yung physical injury na kaso. Yes, apparently po, hindi naman physical injury kasi para nagkaroon ng dislocation. Yes po. Naka-receive ka ba ng treatment for that? Bali, ano po, yung pinagbantaan niya po, nung binugbog niya po, sabi niya po sa akin, kahit daw retard siya, kaya niya po kong patayin. So may grave threat, ma'am, tayo, ha? Yes po, sir. Sabi ng tanya rin po yung mag-ina ko na pupugutan niya po ng ulo. So isabihin mo lahat yan doon sa statement mo, ha? Para lumabas at ma-highlight yung kaso ng grave threat. Hindi ko po talaga ano yung kaso, sir. Kaso lang po, may nagsabi po kasi sa akin na tao na kaibigan po niya mismo na addict daw po ako, kaya daw po ganun yung trato niya sa akin, gumagamit daw po ako. Kaya po, balak ko po talaga magpa-drug test. Pero ikaw ba, gumagamit o hindi? Balak ko po magpa-drug test para po malaman niya, hindi po ako gumagamit. Sige. Okay. Ang bola, dadali na natin kay Colonel Leonie. Tapos na tayo sa barangay. Aba. No po, sa ating mga netizens dyan, tandaan nyo po, ha, pag ang kaso natin ay slight physical injuries lang, magpre-prescribe yung kaso in 60 days. No? Kaya lang make sure hindi slight physical injuries to. Kasi po, itong incidenting ito ay nangyari noong March 3. Yes po. No? Kaya kung ibabase mo yan, kung yan ay lalabas sa slight physical injuries lang yan, umabot na tayo ng more than 60 days na nakalipas. Ano po? So you must be aware of that, ha? Iyo? Ma'am Colonel Leonie? Yes po, sir. I'm listening po. Ma'am, papupuntahin na po namin sila sa inyo, ha? Para sa appropriate na kaso. Ano po? At may isang pa sa barangay, sa piskalya ng Quezon City. Sir, mas maganda po kung pagpunta nila dito po, dala po nila po yung CFA nila at saka yung medical certificate po. Yung medical certificate importante po yung medical certificate, iho, ha? Okay. Yes, kailangan po. Hindi lang titignan yan ang pagbabasihan nila, Colonel Leonie, ha? Yes, wala rin silang choice kung ano yung sasabihin ng ebidensya mo doon. Yes, sige, ma'am. Sasamahan po siya ng aming reporter, ma'am, ha? Salamat po. Yes po. Okay po, sir. Thank Colonel you din Leonie. Po. Tapos asistihan po namin kayo sa tanggapan po nila, Colonel de la Cruz. Yes, salamat po. Magandang hapon.